National Bible Month, di ba? Sa ibang bansa, ibang mga bansa, binibabawal ang pagbasa ng Bible, pero sa Pilipinas, malaya tayo at sinasalibrate pa. So, ganun po kapalad yung ating bansa, ganun kapalad na tayo po yung nasa Pilipinas, at malaya pa po tayo nakakapagbasa ng Bible. Kaya po, talagang gawin natin sa mga Bible natin, mahalin talaga natin yan. Dahil, napakapalad po natin tayo nakakabasa ng salita ng Diyos. Ayun po, at bago lang po ako magsimula, ayun, papasalamat po tayo kay Lord dahil ito pong nakaraang Tuesday ay nagkaroon po ng conferment or parang graduation ng Bible School. And praise God po kasi first time po to na napakarami po, napakarami mga magulang yung nakagraduate. So palamakan natin si Lord sa buhay ng mga nanay, tatay, ayan na nakagraduate, ayan ang first palangpong certificate ng Bible School, ayan po sa batch 2 po, yung Biblical Studies. And ito pong Tuesday, mag-start na po yung pangalawang certificate. Ayan po, Certificate in Theology. Ayan po. So, ni-encourage ko po yung bawat isa. Kung di ba po kayo nagpapalista, ayan, pwede po kayo mag-aral sa ating Bible School. Ayan po. At para po, maganda po itong certificate natin theology po. Para hindi tayo madaya. Ayan, kasi ngayon sa panahon ngayon, marami na mga fake news, di ba? May mga false prophet, false doctrines. Kaya pag alam mo po yun, kung paano ituro yung mga studies ng salita ng Diyos, yan, ano po yung doctrine ng Trinity, ayan, doctrine of God, si Jesus, and the Holy Spirit. Ayan, so kaya po, open po ito for all. Magpalista lang po kayo kay Ate May, ayan po. So kaya sa page po ng Central Light Bible Institute, at sa Tuesday na po mag-start yung orientation. Ayan, pwede po kayo umaten doon, at after na mag-isipan niyo kung mag-enroll kayo o hindi. Pero I assure you, pag nakapanood po kayo ng orientation o naka-join kayo, talaga po mag-enroll na kayo. Dahil ayon na po yung panahon, hindi kaya ko tubuan lahat na para po talaga lumalim tayo sa salita ng Panginoon. Ayan. Kaya praise God po sa bagay na yon. At mamaya naman po, magkakaroon tayo ng Holy Bible Day ng Church Edition naman. Ayan. So ito pong linggong ito, iba-ibang edition ang nangyari sa Holy Bible Day. And praise God po dahil naisa katuparan po lahat sa tulong po ng Panginoon. So kaya po, ngayong agam to, sige po, winiwelcome ko rin yung mga nakasama natin ngayon, mga first time, mga nagbabalik, ayan po. So, welcome po sa bawat isa sa Central Light Ministries. So, para po tayo ay magpatuloy, sige po, ayan, mamaya welcome natin isa-isa. Ayan, yung mga bago. Sige po, pray po muna tayo. Aming Diyos, sa mga pangkilihan sa lahat, magpalang ama, maraming po salamat, Lord, sa pagkakatong ito na pinagalawag mo sa amin, Lord, na kami po yung muli nagkatipon-tipon sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, ko, O Lord, ng sentro, Lord, kong dahilan, Lord, ng lahat ng ginagawa namin. At maraming salamat, Lord, dahil sa umagang ito, meron kang mensahe, Lord, na isigay sa amin lahat, Lord. You want your people to flourish, Panginoon. And thank you, Lord, today, we will know the secret, Panginoon, Lord, ng pagpapala mo sa aming mga buhay, Panginoon. I pray, Lord, tulungan mo ang bawat isa, Lord, buksan mo yung mga spiritual senses namin, Lord, para matanggap namin yung mensahe mo sa aming lahat, Panginoon, today. I pray, Lord, yung covering ng banal mong dugo sa buhay ng bawat isa, even sa mga nananood sa amin sa live, Panginoon, at simula ng mga interruption, the name of Jesus, rebuke it in the name of Jesus. And I pray, Lord, maluwalhati, Lord, matanggap ang mensahe mo ng bawat isa, Panginoon, na magbabago ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, we know na yung salita mo, Panginoon, ay powerful, it's alive, Panginoon, at patuloy na magbibigay pagbabago sa aming mga buhay, Lord. Dalangin ko rin, Lord, sa mga nais mo, Panginoon, i-correct sa aming buhay, mga lies mo, i-rebuke sa amin, Lord. I pray, Lord, na matanggap namin ito, Panginoon, magkaroon ng pagbabago, Lord, sa aming lahat. And today, Lord, tulungan mong ilikod that the words of my mouth and the meditation of my heart will be acceptable and pleasing in your sight. I pray, Lord, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, that your will be done in our lives, your good, acceptable, and perfect will be done, Lord. We declare that your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, Lord. Seal our lives with the blood and spirit of Jesus. In Jesus' name, amen. Ayan po, bago ako mag-start, habakan po natin yung mga Bible natin. Ayan po, may mga Bible po ba tayong dala? Ayan, so mula po sa araw na ito, ayan, sa susunod na linggo, okay po mga kapatid, dapat po, kailangan, hindi pala dapat lang, kailangan, lahat tayo may dala ng Bible. So yung Bible natin, huwag lang tayo umasa sa cellphone. Kasi yung Bible natin sa cellphone, pag nalobat na yung cellphone natin, mangyari. Hindi tayo makapagbasa, di ba? Pero, kailangan lahat po tayo ay merong Bible talaga. Ayan po. So sige, may mga hawak po, may mga Bible po ba kayo dyan? Hawakan po natin ang ating Bible. Ayan. So, nung araw, ang tawag doon, yung excuse ng mga tao, nasa puso na doon nila yung Bible, nasa isip. Pero iba po, pag meron talaga tayong
Bible. Okay, so sige po, hawakan nyo nga po yung mga Bible nyo at i-declare natin to sabay-sabay. Sabihin nyo po, ulit po, repeat after me. Sabihin po, this is my Bible. This is my Bible. I am. What it says, I am. What it says, I have. What it says, I have. I can do. What it says, I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. I will never, never ever be the same again. In Jesus' name. Ayan. So kada week po, dideclare natin yan para talagang maging alive at powerful yung salita ng Diyos sa ating buhay. So ito nga po, sabi po, kung gusto mo daw po maging matalino, sige, just follow me through the Jules, ha? Alive, alert, awake then Jules, ha? Ayan. Kung gusto daw po natin maging matalino, ayan, basahin natin yung Proverbs. Ayan po. Dahil yan, well, word of wisdom po yan. Pero kung gusto mo daw maging holy, magbasa daw po tayo ng Psalms. Kasi po, ito po talaga ang Book of Psalms, iba mga papuri sa Panginoon. At habang po binabasa natin yan, para tayo nananalangin na rin. And sabi nga po, ito po yung book na, ito po yung chapter 1 ng Psalms. Ay tinatawag nga po yung blessed, blessed. Kaya mamaya, iaral natin yan. Pero sabi siya, blessed, blessed, the one who reads and heeds Psalms 1. Ito po yung tinatawag na beatitude na Psalms. Ayan po. At tinuturo po sa chapter na to, first chapter pala ng Psalms, how to be blessable. Yan, gusto ngayon, di ba? Gusto maging mga papabol, yung mga ganun, di ba? Pero ituturo ko ngayong umagang ito, how to be blessable. Gusto nyo bang ano man tagalog dito? Yung able na pagpalain. Ito yung taong pinagpapala ng Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, ayan, sige, sabi mo sa katayo mo, be blessable. Yes. In Jesus' name. Ayan. So ito po, ang title ng mensaheng ito ay Power to Flourish. Ayan po. Nalala ko po, nagkaroon kami ng camp nung araw, 2017 ba? Ayan. 17? Yung team natin ay Power to Flourish. Ayan po. Yan po yung unang camp na talagang seryoso na. Ayan. At talagang yung pag-ilos ng Madal na Spirito. And ito po, umagang ito, bibigyan ko po kayo ng characteristics of a flourishing believer. Pag dinigay nyo po yung word na flourish, napakaganda po ng meaning niyan. It means po, hindi lang mag-survive, kundi mag-thrive, mag-grow, mag-increase, maging bountiful, magkaroon ng abundance. Ayan. So yan po yung tuturo natin ngayong umagang ito, yung kapangyarihan para tayo mag-abound sa ating mga buhay. So ito po yung characteristic ng isang flourishing believer. So tatlo po yan, yung pag-aaral natin ngayon, dapat of a flourishing believer, unang letter P. Pangalawa po, the pleasure. Diba? So once ang isang believer, ayan, yung flourishing, successful, yung nag-increase na believer, kapag dumakad na siya sa path na yun, magkakaroon siya ng pleasure. Magkakaroon ng delight. Ayan po. And pangatlo po, the prosperity of a flourishing believer. So let's go to the first one, the path of a flourishing believer. So sisimulan po natin ito, ayan po, Psalms 1 verse 1, sabi po dyan, blessed is the man that walketh not, ano po yan, in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So makikita po natin dito na ang path po ng flourishing believer, dalawa po yan, makita natin sa pag-aaral natin, happy, saka holy. Yung dadaanan po ng isang flourishing believer. So punta po tayo dito. Yung salita pong blessed dyan ay sabi nga po, sa Hebrew, pag binasa daw po natin yan, ang ibig sabihin ay double. So kung meron po tayong shalom-shalom, di ba? Ito pong word na blessed dito ay dalawang beses. Kung babasahin talaga siya sa Hebrew, blessed, blessed. Hindi lang isa, kundi dalawang beses, di ba? Double joy ang binibigay. So kaya pag nakabasa tayo sa Bible na blessed, ang talagang meaning nun, happy. Or hindi lang siya basta happy, kundi malalim, di ba? Double joy ito. Sabi nga po, ang iniindicate nito sa Hebrew ay overabundance or blessedness. Kaya po yung una pa lang na verse ito, blessed is the man. Ganong pinagpapala, ganong kadindi yung joy
ng taong, ayun po, mamaya, tingnan natin kung ano yung ginagawa niya. So yung blessed na po dito, o oh, ito nga po yung Asher or Asher sa Greek po, sa Hebrew. And nalala ko lang unang preach ko nga po ito, napanood nila Rodney sa kanino na kaya yung anak nila, pinangalala din nilang Asher. Ayan. So makita natin dito, sabi siya, it conveys a deep sense of well-being, highest degree of heavenly joy. Wow, di ba? Napakaganda po ng meaning ng Asher, di ba? Itong pinagpalang ito, ibig sabihin highest form, highest degree ng heavenly joy. Ganun po yung mararanasan ng taong gagawa nitong Psalms 1:1-3. Kaya po, gusto mo mong naranasan to, gusto mo ba natin ang gantong level ng kagalakan? Amen. Di ba yung masabi mong blessed, blessed ka? O ano, double joy? Malaman natin, kaya makinig po tayo. Meron po siyang inner contentment dahil, ano po, ito po yung taong right with God o straight yung pamumuhay niya sa Panginoon. Kaya po, makita natin dito kung ano pong sikreto para po maranasan natin o masabing tayo po yung taong ganitong pinagpapala ng Panginoon. So sabi po dito, yung una daw po, ang flourishing believer ay separated in his walk of life. So ibig sabihin po dito, yung separation po dito binabanggit, hindi po siya yung isolation. O yung parang, ay sige, para ma-separate ako, para hindi ako magkasala, magkukulong na lang ako sa bahay namin, sa kwarto ko, buong araw, hindi na ako lalabas doon. Antayin ko na lang mag-rapture. Diba? Hindi po ganun yung separation. Na sinasabi ito na isolate mo lang sarili mo, mag-isa ka na lang, o parang, para mabubundok na lang, para hindi makapagpakasalamuha sa mga tao. Hindi ganun. Kundi ang sinasabi mo dito, separated, o you separate yourself, it means contact without contamination. Ibig sabihin po, kaya mo makasalimuha yan, sa mga tao, sa mga makasalanan, pero hindi ka maapektuhan ito. I mean, hindi ka makikisama sa mga ginagawa nila. Diba? Parang nalilin nga po yung kwentong sa isda, diba? Yung mga isda po, sa pugaling yan sa dagat, diba? So yung dagat po, anong lasa? Maalat. Pero pag ano, pag bumili kayo isda sa palengke, bawa bangos. Bangos yan. Pag lulutuin, anong nilalagay ng mga nanay? Asin. Bakit ganun? Galing sa dagat, pero hindi maalat, di ba? Bakit po? Kasi merong silang something, di ba? Protektahan sa'yo ng Panginoon na huwag mapasok ng tubig alat. So, ibig sabihin tayo po mga Kristiyano, we are in this world, di ba? Hindi tayo sa mundo, pero hindi tayo of this world. Ibig sabihin, hindi dapat tayo to conform sa pattern ng mundo ito. Hindi natin hayaan mo nga sa mga kasamaan sa buhay natin, kundi we are to be transformed by the renewing of our minds. Ayun po. So makita natin dito, yung blessings po, hindi lang siya darating sa mga bagay na ginagawa natin. Diba sabi, there's blessing in obedience. Pag sumunod ka kay Lord, may pagpapala. Pero alam niyo rin ba, sa mga bagay na hindi natin ginagawa, may pagpapala rin. Yung mga bagay na alam natin mali, tapos hindi natin gagawin yung mali yun, may blessing doon. So ituturo sa atin dito, ano daw yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa. O diba si Bishop, may tinuturo din natin yung 3 donut, diba? Donut sa mga Kristiyano. So ito rin po, sabi dito, ano daw yung dapat hindi natin ginagawa? Una, he doesn't behave. O believe pa lang muna, believe. Like the wicked. Sabi dyan, walk it not in the counsel of the ungodly. So hindi ka dapat nakikilakad kasama ng mga ungodly. O hindi ka naniniwala basta-basta. Mamaya po, explain ko yan. Pangalawa po, he doesn't behave like the wicked. So kasi, di ba, pag naniwala ka na, eventually, kung anong sinabi niya, manggagaya mo na rin. Sabi siya, nor standeth in the way of the sinners, and he doesn't belong with the wicked, nor seated in the seat of the scornful. Bakit daw po hindi dapat tayo nakikipaniwala niya? Maniwala, nagbe-babe na kagaya niya, o dapat hindi tayo nakikibilong sa kanila? Dahil po, sabi nito, ang worldly wisdom, yung maniniwala, di ba? Once na nakisama ka sa mga taong ganito yung ginagawa nila, di ba? Mga sama. Ano mangyayari? Yung, kung ano yung mag-iisip nila, magiging ganun na rin. Yun na yung wisdom na ma-acquire mo. Ibig sabihin, puro kalokohan sila, magiging loko ka na rin. Di ba? Kaya dahil yun na, nanretain na sa'yo yung pag-iisip na meron sila. Naniniwala ka na sa kanila at sabi nga, kung anong pinapaniwalaan mo, yun na rin yung magiging action mo. So magiging worthy ka na rin. Worthy action na rin. At ang sabi dyan, which will result in worthy fellowship. Magiging belong ka na
sa ganung mga bagay, sa mga ganung tao. Kaya nga, di ba, may kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kasi kung sinong kasama mo, ganun din yung magiging pag-iisip mo, ganun din yung magiging action mo. Kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi ko binabawalan yung mga taong na iwanan nyo lahat ng mga worldly friends, di ba? Pero make sure, dahil most of the time, yung maraming mga Kristiyano, yung hindi nila maisama yung mga worldly nilang kaibigan, kakasama nila doon na wala na rin sila. Diba? Kung hindi mo sila masama sa langit, huwag kang sumama sa kanila sa impyerno. Diba? Kaya we should be careful about this matter. And sabi nga, ano daw pong lesson dyan? Una, guard your mind. Dahil kung ano po mga librong binabasa nyo, yun yung laging nasa isip nyo. Sabi nga po, yung mga tao daw po ngayon, binubuo sila ng mga librong nabasa nila. Mga kaibigang nagkaroon sila at yung mga movies o yung mga napapanood. Yan po, kung sino po tayo ngayon, yung po ay produkto ng mga librong pinasa mo, mga taong nakasama mo, at mga pinanood mo. So the more na yung isang tao, for example, di ba, ikaw na, Kristiyano ka na, pero puro ka Wattpad. Yan, mas maraming oras sa Wattpad. Hindi ka makatulog, di ba, para matapos lang yung mga ganyan. Pero, di ba, yun, nasa isip mo na yun. And ano pong mas malala? Yung nakikita mo. Yan, kunyari, puro ka nood ng K-drama, yun, bumunog naman. O yung mga movie kung ano-ano, di ba? Yun na yun naman ang isip mo. Totoo, di ba? Mag-pray ka sa gabi, kakapanood mo lang ng mga drama. Habang nag-pray ka, nakikita mo yung acting, di ba? Yung mga ano, di ba? Totoo yun, di ba? Kaya dahil ganun po katindi yung power. Na once na ito ay hinayaan natin makarating sa ating mata, ating isipan, yun na yung magiging force ng action natin. Kaya bantayan po natin. At syempre, kung meron tayong nadbasahe, yung salita ng Diyos. Kung meron tayong dapat paglaanan ng oras, di ba? Nakakalungkot. Yung iba kaya manood, di ba? Isang buong episode ng, mayroon, drama. O, yung iba, di ba? Yung mga naglalaro, kaya may mga iba 17 hours maglaro, di ba? Pero hindi makapagbasa kahit isang chapter ng Bible. Pag dadating na kay Lord, isang chapter pa lang, tulog na. Ano nga ba yung verse na ulit ka natin maintindihan? Dahil pagod na. Di ba po? Kaya nakita natin dyan, pangalawa, ano ba dapat i-guard natin yung mga kaibigan? The friends that we make. Bakit po? Kasi makikita natin, di ba? Kung sino yung mga kasama mo, yun din yung maging ikaw. Kaya nga it's very important po na mag-surround tayo ng mga Christian friends. Di ba? Yung mga kaibigan natin na dadaling tayo sa Panginoon. Kaya nga po yung mga friends of Jesus, yung parang motto dati nun, di ba? Mga friends don't let their friends go to hell, but go to Jesus. So kung totoo ang kaibigan, hindi mo hayaan yung kaibigan mo mapuntang impyerno, kundi dadaling mo sa Panginoon. Amen? Amen. And natutuwa ako sa mga junior boys eh, kasi ang goal nila, makapagdala ng mga friends. Na parang nakita ko yung mga nung araw na mga mag-friends nun, di ba? Yan, dami mga bago, mga sinama nila. So junior boys pa lang sila, di ba? By faith, di ba? Mga next generation na yan. Kaya mahalaga talaga, mahalagaan sila. At yun nga, kung totoo ang kaibigan, kung mahal mo yung asawa, di ba? Mahal mo yung boyfriend o girlfriend. Kung mahal mo yung mga kaibigan mo, dadaling mo sila kay Jesus. Diba? Hindi mo hahayaan na sumama ka sila sa kasamaan, kundi dadaling mo sila sa Panginoon. So makita po natin, gano'n po kahalaga to? Kasi galing niya po kay Peter. Bakit si Peter sobrang close kay Jesus, di ba? Pero paano yan nagawang i-deny si Jesus? Kasi po ito yung nangyari sa kanya. Una po, walking lang siya. Nakisama siya, di ba? Ito po, makita natin yung verse. Sabi siya, but Peter followed him at the distance. So sinusundan niya si Jesus, pero malayo siya. Yan po. Yan po yung simula ng ating paglayo sa Panginoon, di ba? Yung mga taong nawala kay Jesus, nawala sa relasyon sa Panginoon. Sumusunod pa rin naman sila, pero malayo na. Dati close na close si Jesus, dati gustong-gusto yung gantong paglilingkod, pero lumalayo na muna. Walking lang kaya malayo. Ang sunod na progress niya, standing na. Sabi, di ba si Peter yung una, malayo pa lang siya sa mga guard na nandun, di ba? Yung mga nag-ano kay Jesus na crucify o naghuli. Sunod, nakatayo na siya kasama yung mga guard na yun. O yung mga ano, sabi siya, no? And Peter stood with them and warmed himself. Diba? At sumama na siya. Nakatayo na siya. Una, malayo lang. Nakikilakad lang siya
nakikisama lang, sunod, talagang kasama na, nakatayo na siya doon. And pangatlo, sitting na. Now when they had kindled a fire in the midst of the courtyard and sat down together, Peter sat among them. So yan po ang ginagawa ng kaaway, di ba? Una, iyaga lang muna. Yayayain lang, halimbawa, kahit anay-nay sa itong picture, halimbawa, may urn, for example, mga kabataan, di ba? Tapos sabi, uy, tara, ano, urn tayo. Sige, sama tayo. Ngayon, papunta na ng church, biglang may daan-daanan na computer shop, di ba? Kuhusong may computer shop, o, mga naglalas, sabi, uy, maganda lang mag-urn, taro na lang tayo. Ganun. Tapos ikaw, teka lang, paano ba? Sige na nga. So the moment na sumama ka, nakilakad ka kasama nila, so ano mangyari? Sama-sama lang, di ba? O nakilakad na, sabihin, you're heading for a wrong direction. Naglalakad ka pa rin, pero mali na yung direction. Then ano sunod? Sabihin, ano lang, dito, huwag ka maglaro, makinood ka lang. So nakatayo ka na lang doon, nakikinood ka sa mga laban, di ba? Hanggang anong sunod, nakaupo ka na. Ikaw na yung naglalaro. And ganyan yung ginagawa ng kaaway sa buhay ng mga tao, di ba? Kunyari lang, o ano lang, sama lang. O tapos nood-nood ka lang, pero eventually, nandun na, na-hook na. And kaya sabi nga yung picture po dito, first you're with the ungodly, sabi siya, those who hang loose about God. Yung mga walang ano, wala silang pakialam sa Diyos. So parang, tawag doon yung kanilang pagkakialam sa Diyos ay ano lang, parang alam na nila may Diyos, sabi nga doon. Then sunod, kasama mo na mga sinners na daw. Sabi, itong mga sinners na to, those who openly violate God's command. O sila yung mga nagbimiss ng mark. Sinasadya na yung ginagawang pagkakasala. And finally, yung scornful, tinasabi dyan, sila yung mga nire-reject na yung katotohanan. Kaya maging maingat po tayo, di ba? Dahil walang kasalanan nagsimula na malaki. Laging maliit lang. At unti-unti inaalis yung tao sa Panginoon. Kaya dapat, di ba, doon pa lang mag-start, di ba? Pag huwag ka na maki-blackhead kasama yung itong mga tao. Huwag ka na maki-tambay pag nakatayo, di ba? At huwag kang makiupo sa kanila. Sabi dito, if you follow the wrong counsel, you will stand with the wrong companions and finally sit with the wrong crowd. As it used to. So, may increase yung ginagawa. Kaya makita natin dito, way of the sinners and huwag kang umupo kasama nila. So, nag-start tong Psalms na to, negative yung, ano diba, puro wag. Then, nag-shift siya sa verse 2, positive naman. So, patalaan natin yon. Ano naman daw yung pleasure ng isang flourishing believer? Sabi ito, Psalms 1:2, but his delight, ano yung delight niya? Is in the law of the Lord. So, ang alagang ginagawa ng isang taong flourishing, pinagpapala ng Panginoon, ito yung taong pinagpapala ng Diyos, anong ginagawa niya? Ang delight niya ay salita ng Diyos. Mahal niya yung salita ng Panginoon. Ang ganda nung sabi sa TPT version dito. Sabi dyan, his passion is to remain true to the word of I am. So yun yung delight niya. Pag sabing delight, yung passion niya, yung desire niya, mananili sa salita ng Panginoon. Sabi nga po dito, yung salita, yung tao po may pleasure sa salita ng Diyos, una-una, yung salita ng Diyos na-capture yung full affection niya. Yan po, affection, di ba? Sabi po dyan, yung salita pong delight na to, sa Hebrew po ay, ayan, hepes o chepes, ayan. At ang picture po nito, take pleasure or find enjoyment in something. Kung halimbawa daw po, di ba, sa isang lalaki na meron siyang babae gustong-gusto, di ba, naghahanap siya, yung, kahit gano'n siya ka-busy, bigla siya nagkakaroon ng oras. Dahil mahal na mahal niya yung taong yun. Sige, Jules, pakita natin picture. Yan ba? Di ba? Parang, nakita sa picture pala, nakita mo nang, di ba, parang in love siya dun sa babae na naglalaan siya ng oras, yung affection niya, di ba? Nakafocus dun sa babae. Sabihin, ganun siya naglalaan ng oras. So alam niyo po, sa totoo lang, maraming mga tao sinasabi nila, wala silang time magbasa ng Bible. Tama po ba yun, mali? Totoo po ba wala ka talagang time? Eh alam niyo po ba kung meron dito, pare-parehas po tayong meron. Mayaman, mahirap po, anumang klase ng estado ng buhay, anong klase mga tao, pare-parehas po tayong binigyan ng Diyos ng oras. Wala po ditong pag mayaman ka, 25 hours meron ka a day. Diba? Lahat tayo po may 24 hours a day. And nasa atin po yan, it's a matter of priority. Diba? Kaya nga pag sinabi ng busy, ibig sabihin hindi mo lang kasi priority.
yung bagay na yun, diba? Pag sabi, oh, bakit hindi ka makabubasa? Ay, busy ako eh. Sinasabi mo lang, Lord, sorry ha, sa ngayon, hindi ko yung priority ko. And ano bang sabi sa Bible, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Imposible wala ang oras, kaya mo magbabad sa Facebook. Diba? Kaya mo magbabad, diba? Mga napakaiba, daming laro na ginagawa. Tapos walang oras, pagbasa ng Bible. So kaya po, it's a matter of priority sa atin, diba? Kung talaga, ikaw ay may delight sa salita ng Diyos. Imagine po, diba? Sino dito yung tuwang-tuwa ka nagbabasa kapag may letter sa'yo? Diba? Mga love letter o appreciation letter o yung mga bagay na parang, diba, sinasabi sa ating encouragement. Tuwa tayo, minsan, paul-ul pa natin binabasa, diba? Lalo kung yung letter na yun galing sa someone na mahal natin. And imagine nyo po yung Bible, God's love letter sa atin. Nahil ako yung unang theme ng Holy Bible din na, diba? God's love letter to us. Na, ito po, diba, bakit natin hindi ito babasahin? Eh, salita mismo ng Diyos to, diba? Love letter ni Lord, bawang pagbabasa nito, mababago yung buhay natin. Kaya, sabi ka noon, we take delight sa salita ng Panginoon. We find enjoyment sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ayan po, talagang kailangan maglaan tayo ng oras. Sabi, spell love, time. Diba? Dahil naglalaan ka ng oras sa mga tao o sa mga bagay na mahal mo. Mahal ba natin si Lord? Amen. Makita yan. Kung paano natin tinitake yung kanyang mga salita. Sabi nga po sa Psalms, ayan po, si Jesus. Psalms, ito ba sa iyo, ano? I have rejoiced, si Jesus, balik po. Ay, tikit, down po. Sabi po dito sa Psalms, masyadong maliit eh. I have rejoiced in the way of thy testimony as much as in all my riches. So, ganun katindi yan, Psalms 19:14, ganun ka nagre-rejoice sa salita ng Diyos. As much as sa mga kayamanan, di ba? Dahil ang salita ng Diyos, higit pa to sa gold and silver. Ano daw, halimbawa lang daw po, minsan sasabi natin, ang hirap mag-memorize eh, di ba? Actually po, hindi ko, ano, mahirap mag-memorize. Sabihin natin siyempre sa mga nanay, di ba? Pero sa midweek service po, nag-memorize na kami weekly. Sample mga nanay, Psalms 119:105. Sa tatay, 1, 2, 3, go! Ang salita mo'y ilawan, paa, at iwana. Blanka, so yan. So nag-memorize na ang mga nanay, tatay, ang Halloween din. So, ano daw po yun? Sample ha, sabihin natin, hindi, yung pastora, yung talaga ako makapag-memorize eh. What if lang po ah, pumunta dito si Bill Gates. Halimbawa, yaman ni Bill Gates. Pero huwag na siya. Sabi mo, sino mo mayaman? O, kanya na si ano. O, si Bill Gates na lang, halimbawa. Tapos sabi niya lahat, lahat dito na makakamemorize kahit one verse. Katapat noon, $100. Ayan. So, kung ilan ma-memorize nyo next week, kung ilamawa, 10, o di mayroon kang $1,000, panikulado next week, lahat tayo dami mame-memorize, tama? Wah, $100, $5,000 din yun, isang verse. Di ba? Ano bang kulang? Ano bang hindi mo ba talaga natin kaya mag-memorize o kulang tayo ng motivation? Di ba? Yan, pagpupuyat, sabi ni Tarusikta, kung $100, may memory, pagpupuyatan niya, di ba? Pero ito po, tandaan natin, o. Sige, ha? Sinong kakasa doon? Sinong kakasa? $100 sa verse. Wow! Ang dami kakasa! Yan, ang dami, di ba? Ayan. Pero alam niyo po ba, anong sabi sa Bible? Yung word of God is better than gold and silver. Kailangan ba natin ng motivation? Di ba? Kailangan pa ba? Di ba? Kung alam mo yung salita ng Diyos, higit pa to yung halaga nito sa gold and silver. So kaya i-treasure natin siya. I-treasure natin siya more than sa mga kayamanan dito sa mundo. Kasi lahat ng bagay sa mundo lilipas. Tandaan natin ha, heaven and earth will pass away. Ano lang mananatili? Yung salita ng Diyos. Kaya po, sabi nito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So kung ang ating pong delight, ang ating pong enjoyment ay salita ng Diyos, then ano mo yung mga bagay na desire ng ating puso, ibibigay yan ng Panginoon. As long as yung, kaya nga po, habang nag-take ka ng time kay Lord, kasi iba ginagamit to sa love life eh. Ay, mag-take delight ako kay Lord para yung desire ng puso ko, ibigay niya. Ginagawa pang love life, hindi mo to pang love life ha.
Kasi ito yan. Once na nag-stay ka sa presensya ni Lord, di ba? Kasi yung delight po, Eden eh. Yung po yung Garden of Eden, di ba? Yung Eden, it means delight. Nandun yung presence kasi ng Panginoon. And if you will delight kay Lord, yung mga desire ng puso mo, kung hindi yan tama, habang nag-date time ka kay Lord, hindi yan tama na yung desire ng Lord. Ayun. Kaya mangyayari din, pwede rin naman pang love life to kung kalooban talaga ni Lord sa'yo. Pero hindi ka after doon, kundi nag-take ka ng time kay Lord. And ibibigay yung desire ng puso mo. So bakit natin di ba ini-desire ang Bible? Ito ang pictures ng Bible, di ba? Sa 1-to-1 natin. Ilan lang to sa mga pictures ng Bible, di ba? At bakit hindi tayo mag-take delight? Eh ganito yung binibigay sa atin na tulong ng salita ng Diyos, di ba? Yan, siya ay mirror, sword, yung isa-isa yun ha. Ano lang natin? Mag-one-to-one kayo. There are water, seed, fire, lamp and light, hammer, bread. Pagkain. So kaya po, ganito kahalaga, we take delight in the Word of God. So mahalin natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, di ba? Kung hindi ka ba ganun kahalin sa salita ng Diyos ngayong araw na to, mag-decide ka, Lord, full affection. Ibigay natin sa salita ng Panginoon. Pangalawa po, yung isang nourishing believer, yung pleasure niya, na-capture na yung full attention niya. So, hindi lang affection, attention din. Sabi po dito, whatever delights your heart will end up directing your heart. Kung ano daw mo yung kinakasihan ng puso mo, ilid ka nun sa direction na yun. Kaya ganun kahalaga, if we take delight in the Word of God, then ina-direct tayo nito. Bibigyan tayo ng direction. Kung ano yung laman ng puso mo, yun din yung isa sa buhay mo. So sabi dyan, if you delight in the Word, you will eat it, or you memorize natin, and chew it, i-meditate natin. Ayan po. So sabi po, yung meditation ay kung gano'n po kahalaga yung digestion sa ating katawan, di ba? Sabi nga lang, pag ikaw po ay kumakain, di ba? Yung iba nang gumumuya, kayo po ba gumumuya po ba kayo pag kumakain? Kaya maraming tao, ako po kasi, sa aming po paglaya, medyo di po usapin kumumuyahin. Kasi po mabilis kami lahat kumain eh. Kapag bilis eh, kain talaga yung men. Ang kumumuya si Joven. Kasi Aileen, yan sila yung mga nakita talaga namin ano, ang tagal nila kumain, di ba? And nag-try ako minsan, sabi ko, sige nga, muyahin ko ba? Sabi ko, kasi pag inuungaya daw po yung pagkain, talagang ano, tawag doon yung nakukumot talaga yung mga sustansya maibig. And at the same time, yung nga, maayos yung magiging digestion. And pampapayat daw po yan eh, pag gumunguya. Kaya natry ko minsan eh. Sabi ko, kaya pala papayat kapag gumunguya kasi parang wala nang lasa yung pagkain. Parang ang tagal, parang kanina lumipas na parang. Pero hindi, mahalaga talaga siya. Kasi sabi nga po dyan, reading the Bible without meditating on it is like eating without chewing. Yung iba, pag take lang take, di ba, nabubulunan. Kaya nga po sa Bible, di ba, may menu of the Bible, di ba, may bread, ay muna, meat, ah, di, mana, ay di, milk muna, milk, tubig lang muna, ay, tubig, ano tawag, tubig lang, di ba, sabi, pag mga baby, milk lang muna, pangalawa, mana, bread, pangatlo, meat, manitigas na, di ba, pag matagal-tagal na. Kaya ibig sabihin po, ganun kahalaga, nanginunguya muna siya. And sabi nga dito, meditation is to the spirit is what digestion to the body. So pag healthy daw po yung ano, yung digestive system natin, healthy rin yung body. Kaya mahalaga po, nagme-meditate tayo. So, tanongin natin, ano po ba yung meditation, di ba? Kasi ang alam ng mga tao, maraming mga tao sa mundo, yung meditation, yung parang ano, yung ginagawa ng wag sila nag-exercise, di ba? Yung mga ganun-ganun. Akala nila ganun yung meditation, hindi po. Ang meditation po, so tingnan mo natin yung mga verses naman to. Sabi po sa Colossians 3.16, let the word of Christ dwell in you richly. Paano po mag-dwell sa atin to richly? We need to meditate upon the word of God. And sabi po sa Psalms 119:97, oh how I love your law. I meditate on it all day long. So ang ganda po, yung meaning po pala nitong meditation, sa Hebrew po ay it means hagad. It means po, to moan, to growl, or make a sound. Yung magtano. Kaya nga po tayo nag faith confession, di ba? Kasi ibig sabihin ng meditation din, magkaroon ng sound. Yung word of God, para mas talagang mag-reading sa atin yan, bibigkasin natin ang bibigkasin. Iko-confess natin, iko-confess, hanggang magkaroon ito ng power sa ating buhay. Pero may isang mabagat ng meaning po nitong hagad na meditate, na ngayon ko lang nakita.
Ibig sabihin ko pala nito is, yung habang nagbabasa ka, sino po dito ba nagbabasa ng Word of God? Yung naging alive sa alba, yung tawag na Rema, yung habang nagbabasa ka, wow, ganun ito, oo nga, praise God, diba? Yung talagang nagkakaroon ka ng sound inside of you, na binabanggit mo na, wow, ang galing naman ito. And yung po pala ibig sabihin, pag talagang ang isang tao nagpe-meditate ng Word of God, napapasabi ka ng wow. Wow, galing ng Word of God, bakit naman ito? Yung ganong meditation, kasi habang nagme-meditate ka, binibigyan ka ni Lord ng revelation. And dahil may revelation na, ay, ang galing, mapapaganan ka. Sino po yung may ganon sa inyo? O pagkabasa mo, gusto ako seven chapters. Mas wala ka nakakuha, di ba? Gusto na ba, madali lang tayo, nagiging duty lang sa atin. Pero dapat, hindi duty ang pagkabasa ng Bible, delight. Amen. Di ba? Hindi lang dahil nagmamadali tayo, kailangan parang kailangan eh. Kundi, delight natin. Dahil habang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, meron nire-reveal si Lord sa atin. Nakikilala natin siya at napapawaw tayo. Dahil na yung mga solusyon ng buhay natin, down na down ka, nagbasa ka ng Bible, saktong-sakto, yung nabasa mo para sa iyo. And ganun po yung salita ng Panginoon. Sabi ng mga tao, hindi ko kaya mag-meditate. Kaya na po ba mag-alala? Diba? Yung mga tao kaya mag-worry, di ba? Yung problema, isang problema, kaya nang isipin buong araw. Diba po, ganun yung mga tao. Ngayon, palitan natin, yung pag-aalala mo, gawin mo, i-meditate mo yung salita ng Diyos. Instead na yung problema, iisipin mo, yung verse sa Bible, ang ipapaulit-ulit mo, isipin. Yun po yung meditation. Amen po. Kaya ba natin mag-meditate ng salita ng Diyos? Kaya. So, ito po dapat ginagawa sa salita ng Diyos. We delight. So, pag, di ba, pag, parang sa pagkain, di ba? Kasi yung Word of God, picture po niya, is spiritual food. Di ba, pag may pagkain kang gustong-gusto mo talaga, ano ba yung favorite food mo? Halimbawa, ako pa, favorite ko po kasi isa sa favorite kong ulam, kare-kare. Tapos pag naisip yung kare-kare, parang gusto mong kumain, di ba? So, you take delight and you devour. Magsabing devour, di ba? Yung talagang, yung pagkumain ka, talagang ano, kain construction doon. Kasi ganun yung mga construction, talagang daming kanin, di ba? Ayun po. Pero okay lang yun kasi dami lang ginagawa. Pero yung sabihin po, yung when you take devour, talagang gusto mo, ubusin mo kaya mo ubusin yung isang ano, isang, bandihado, you know? Ganun yung devour. Sabihin talaga, you take, as you take delight the Word of God, kakainin mo talaga. You take it. And then, of course, hindi lang natatapos sa na-take mo yung Word of God. Anong pinakamahalaga din? Doing. Gagawin. Kasi po, ang sikreto ng pagpapala, sabi di ba sa Joshua 1:8, di ba? Do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, and be careful to do everything that is written in it. So, hindi lang natatapos sa pag-meditate, dapat gagawin. At yung sikreto ng pagpapala, once na sumunod tayo, sa salita ng Panginoon. Kasi maraming tao, alam yung salita ng Diyos, pero hindi ginagawa. Pero anong sabi ni Lord, mapalad yung gumagawa ng salita ng Diyos. Kaya sabi po dyan, not only does the Christian believer loves the book, but he lives out the book daily. Para bumabago tayo ng salita ng Diyos, di ba? Ang talagang pagbabago, makita sa gawa. So hindi lang, it's not what you know lang, alam mo yung Word of God, memorize mo, pero yung application. Yun po yung mahalaga. Application does the difference. Between, di ba, sa dalawang builder sa Bible, di ba, merong foolish builder at may wise builder. Anong pagkakaiba nila? Yung taong alam yung salita ng Diyos at ginagawa niya, siya yung wise builder. Pero yung foolish builder, yung nagdawa sa sand, yun yung narinig yung Word of God, pero hindi naman in-apply sa buhay. So, kaya po, kung nais natin, di ba, mag-flourish tayo, yan po, maging pleasure sa atin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Full affection and attention. Ayan po. And lastly po, ito na, the prosperity of a flourishing believer. Anong mangyayari? Once ito ginawa mo yung mga do not at yung mga do's na dapat gawin. Ayan po, do's and don'ts kasi ginawa natin, di ba? Ito na, magpapalain na ng Panginoon. Sabi siya, a life planted in God prospers. Sabi po sa Psalms 1:3, and he shall be like a tree. Ayan, so patawag sa Risa. I wanna be like a tree. Yun po yung kanta namin sa camp nun eh. Sabi na, he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf will also shall not wither, and whatever he doeth shall prosper. Ganda po nito.
Ano pong mangyayari sa isang believer na flourish? Special number po na si Raisa ng I Wanna Be Like a Tree. Okay, sabi po dito, sa TPT, ang ganda po ng version, sabi siya, you will be standing firm like a flourishing tree, sabi siya, planted by God's design, deeply rooted by the brooks of the bliss, bearing fruit in every season of life. He is never dry, praise God. Never fainting, ever blessed, ever prosperous. Dito po lang gusto ganito. Diba? Diba? You will never dry. Hindi ko sabihin dry ako ngayon. Kaya ganito ako eh. Diba? Dati na ako sa'yo sa mga friends, sa mga dati-dati. Pag hindi nakapag, ano, sa simba, nakapag-devotion, dry ako eh, dry. Pero ang isang tao palang Kristiyano, merong, may, pwede pala, possible pala na wala kang dry times. Bakit? Kung yung buhay mo ay, di ba, naka-planted sa salita ng Diyos. Never dry, never fainting, di ba? Never, sabi dyan, ever blessed, ever prosperous. Gusto ko ng ganito, di ba? Eh, actually mo yung TPT, ang ganda talaga ng version niya. Kasi habang dahil nga alam mo na yung KJV, di ba, parang familiar ka na doon. Pag nabasa mo sa TPT, kasi ito, revelatory eh, yung revelation sa akin ng Panginoon, lagi ka mapapawawin, wow, galit na kung ating salita. So, may meditation na, na naganap. So, ito, tingnan po natin, ano po yung position ng isang taong pinagpapala ng Panginoon? By the river. Sabi po dyan, the believer who lives close to God will never be dry or and lifeless either. He will be vibrant, lively, and productive. Amen. Kung close ka kay Lord, anong sabi? Hindi ka madadry. Hindi ka magiging lifeless din. Kasi, di ba, si Lord, alive siya. Buhay ang Diyos? Amen. Yeah. Dapat buhay tayo. Kung malamit ka kay Lord, buhay ka lagi. Di ba? Buhay ang Kristiyano po ang buhay mo. Nahala ko may isang story nga. Meron isang kabataan, lumapit sa pastor niya. Sabi niya, pastor, tinatry ko naman eh, na talagang maging malapit kay Lord, yung talagang ano, parang maranasan siya, gano'n. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit lagi na lang, ano, lagi na parang hindi ko magawa. Parang na maging consistent o magpatuloy, sabi ko. Parang lagi na lang on fire, tapos hindi, wala, gano'n. Tapos sabi ng pastor, eh sakto, nandun sila si malapit sa, ano, malapit sa river. Sabi niya, hindi kasi kayo usap tayo. So, habang nag-uusap sila, sabi ng pastor sa kanya, kamusta ba yung ano mo? Kamusta yung personal devotion mo kay Lord? Sabi niya, sabi ng pastor, kasi mahalaga yun, nakapagbasa ka ba ng Bible? May oras ka ba magbasa ng Bible? May oras ka ba mag-pray? Sabi niya, yun nga ng pastor, kasi busy ako, wala akong time magbasa ng Bible, wala akong time mag-pray. Kaya hindi ko nagagawa yun. Tapos sabi ng pastor, tingnan mo itong mga punong to. Di ba, napaka ano, parang ang dami niyang bunga, ang dami niyang mga ano, napaka power, parang mga strong ng puno. Sabi niya, bakit mo gusto yung mga ganitong tanawin? Di ba tayo po, pag sa nature, di ba, gusto natin yung mga mapuno. Sabi ko yung gusto yung mapuno, di ba? Yung parang nakakalil, ano pong gusto natin sa mga puno? Yung beauty and strength. Di ba, ang ganda niya kasi tignan, tapos parang lakas niya, di ba? And sabi ka niya, alam mo ba ang sekreto ng punong to? Hindi dun sa ano niya, hindi dyan sa nakikita mo, kundi dun sa ugat. Kasi di ba yung sustansya, dahil siya na katabi ng river, dahil laging may tubig. At ang river kasi, ano niya, free flowing, di ba? Kaya lumalakas yung puno, kasi yung mga ugat na nakakapit dun. At lagi nakukuha yung sustansya ang galing dun sa river. At sabi ka nun, yung mga ugat na ito, ito yung hindi mo nakikita. Kaya, sabi dyan, in order sa mga puno maging strong sila, kailangan hidden, di ba? Hidden yung mga ugat na yun. And na-realize yung kabataan ito, sabi niya, ay, nakuha ko na, pastor. In order na magkaroon ng beauty and strength ang buhay ko, kailangan nandun ako lagi sa hidden place. So, sikreto po ng mga taong laging alive kay Lord, hindi nadadry o hindi naging lifeless, anong sikreto nila? Dahil lagi silang may oras sa panalangin at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Totoo naman talaga, di ba? Ito po, sinasabi ko over the years, pero totoo talaga. Pag yung mga nagkakaroon tayo ng mga sobrang struggle, di ba? O parang nawawala-wala tayo. Talagang i-check natin number one, kamusta yung devotion mo talaga? Di ba? Talaga bang nakakapagbasa ka, nakapaglaan ka maraming oras kay Lord? Kasi pag hindi na po tayo nakapaglaan maraming oras kay Lord, napupunta na tayo ng ano na? Kung ano mga negative na pag-iisip, negative emotion na, negative na yung action. Pero kailangan mo lang bumalik ulit. Balik ka ulit, maglaan ka ng oras kay Lord,
marirefresh, maririisipan mo. At magiging tama ulit yung action. Kaya po, ganito kahalaga, na-close tayo kay Lord. Para maging vibrant tayo, lively, and productive. Anong sikreto? By the river. Yung river, di ba? Yung kinakatari, di ba? It represents also the Holy Spirit na kailangan laging fresh sa ating buhay. Then next, ano ba po? Ano ba? Ayan, yung prominence niya, sabi. Like a tree, sabi siya, di ba? Sabi po dito, yung buhay po na isang flourishing believer stands heads above all those around him. They will know that you have been with Jesus. Ibig sabihin po, ang isang tao po talaga na naglalaan ng oras sa Panginoon. Ito po, hindi po yung parang mayabang ka na mas mataas ka sa lahat. It means lang po, you rise above the situation. Kahit anong mga pagsubok sa buhay, anong mga pangyayari na mga sakayin sa iyong kapaligiran, pag ikaw rooted and grounded ka sa salita ng Panginoon, na ito nga, malapit ka kay Lord, di ba? Mapagtatagumpay ang manantian. At malalaman ng mga tao sa paligid mo, you have been with Jesus. Kasi by the way ng pagkasalita mo, the way ng pagkilos mo, alam nila malapit ka sa Panginoon. Di ba? Kaya nakakatawa pag yung testimony natin, di ba? Alam ng mga tao na tayo ay nakasama ni Jesus. O kasama ni Jesus dahil nakikita ito sa ating buhay. So we rise above. Ayan po. And next po, yung kanyang permanence, planted. And nga po yung sabi ko kanina, ito pong puno, sabi dyan, has sunk its root deep and has a hidden source of life. He knows the value of private prayer and Bible study. Kaya sabi ko po kanina, napakahalaga po, hindi lang tayo nagbabasa ng Bible sa church o nagpe-pray sa church. Pinakamahalaga yung private, yung walang nakakita sa'yo. Kasi sa church, pwede nga gano'y, di ba? Dito. Oh, of course, napakaganda po maglaan tayo ng oras dito sa church na panalangin pagbasa ng Bible. Pero mahalaga rin, bago tayo pumunta ng church, dun sa mga bahay natin, meron tayong tinatawag na prayer closet. Ano ba yung prayer closet? Sabi, doon ka nag-stay, nagdalaan ng oras magbasa ng Bible, mag-pray. Kasi po, imagine po kung bakit sa atin gano'n, may kapangyarihan ka na bago ka pumunta ng church, eh di ang lakas ng kapangyarihan ng closet. And yun po yung kahalagahan nito. Na alam mo yung, ayun po, parang po sa ugat, di ba? Lalalim at lalalim, magiging matibay ka kung alam mo yung value ng private prayer. Private na pagbabasa rin ng salita, pag-aaral ng salita ng Panginoon. And next po, yung kanyang productivity, brings forth fruit. Ang isa pong flourishing believer ay blessing sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bakit po? Dahil ang fruit niya ay plentiful. Sabihin po, blessing siya nakasama. Dahil nga, marami siyang alam na salita ng Panginoon, nakikita sa buhay niya, na-apply niya sa kanyang pagkasalita, di ba? Nakikita po yung fruit of the Spirit. Ano po yung fruit of the Spirit? Love. Di ba? Yan po yung una, di ba? Kahit na sabi nga, 9 fruits yun, pero ang una talaga yun, love talaga. Byproduct na lang yung iba. Ang isang tao po talagang pinagpapala ng Panginoon, nakikita abundance ng bunga, yung nga po, bunga ng banal na Espiritu sa buhay niya. And at the same time po, blessing siya kasama. Yan po. Sabi po, paano po mangyayari ito? Sabi sa John 15, 4 and 5. Sabi po ni Jesus, abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can he except he abide in me. Yan, yung lang natin, Jesus is the vine and we are the branches. Ibig sabihin po nun, kung tayo mananatili kay Jesus, ang tayong mga salita, mananatili sa atin, then we will bear much fruit. Marami tayong maglilingkod na magagawa. Lahat na gagawin natin, mabunga. Bakit? Kasi naka-connect tayo kay Jesus. Diba? Lahat po sabi nga, diba, apart from you, we are absolutely nothing. Pero kung lagi tayo nakadepende kay Lord, nakakapit sa kanya mga salita, then lahat ng gagawin natin ay magiging mabunga. Next po, his predictability. Sabi, in his season. Just as the there are season of fruit bearing, so there are also times of rest and growth. So ito po yung sabi nga pong in, sa kanyang kapanahunan, di ba? Yung sabi nga ni Bishop noon, na ang isang nga pong mabungang Kristiyano, di ba? Pag halimbawa mo, sa isang taon, di ba, may tinatawag tayong, uy, tagmangga ngayon, di ba? Kasi yun talaga yung parang season nila na magbunga. So yan, ano ngayon, ang tawag mo mga common na mga prutas na kinananat natin. Ba, avocado, ayan. May mga season, di ba? So, yung sabihin din po, ito pong taong in his season, yung example ni Bishop nalala ko eh. Sabi niya, halimbawa nga daw po, sa isang sudyante,
Ang elementary po, ilang taon lang? 6 years. So, in a season, no grade 6 ka, o yung ka-anim mo ng taon, makagraduate ka na. Yun, in season. O, tapos sunod doon, high school, ilang taon lang po ang high school dapat? 4 years, yung mga tayo natin. Ngayon kasi hanggang ano na, senior high na, no? 6 na. Yung may mga iba, naging 10 years. Naging 10 years high school. So, hindi na in a season, di ba? Yung may example ng Bishop na nalala ko lang. So, ibig sabihin po nito, ano pong, pero pinaka-ibig sabihin po nito, may timing si Lord. May season sa bawat isa. Kaya po, may season tayo na talaga po sa buhay Kristiyano po, dumarating po talaga, may mga pagkakataon na pinagpapahinga ka ni Lord. May season of rest. Pero ano po maganda, like ko naaalala sa season of rest, after po ng rest ay restoration. Amen po. So, may mga times na ano, parang buluso ka sa ginagawa mo, sa maglilingkod, ganyan. Tapos bilang pag-arrest ka ni Lord. Pero ibig sabihin nun, doesn't mean na nakalimutan ka na ni Lord bakit nag-arrest ka. Kundi, hinahanda ka lang niya for something great. Diba? Kaya, may mga season po, may season of rest and growth, diba? Kaya yung mga panahon na pinagpapahinga ka ni Lord, itake mo lahat ng lesson para sa pagbabalik, diba? May greatest comeback na mangyayari in Jesus' name. And lastly po, His permanence. His leaf shall not fade or shall not wither. Ang isa daw pong flourishing believer ay para daw pong evergreen. Ayan po. Ano po yung evergreen na puno? Parang pine tree po na puno. Yung mga gayon po, pang winter. He is always surrounded by the green of life. Di ba po yung sa Baguio, pagpunta ka po doon yung mga areas na ano, puro pine trees, puro mga green na green lahat sa paligid. Ano daw po yung ibig sabihin nito? Ito daw po puno na evergreen, sila daw po yung mga puno in the winter time. Kahit po nagkaroon ng snow sa paligid nila, si Jules. Ano po dyan, mukha lang daw po na hardwoods at yung leafy trees, parang mukhang patay, parang kasi, di ba, parang imagine mo naman cover sila ng snow. Pero, alam niyo po, itong mga evergreen na to, kahit lumipas pa po yung snow na yun, mananatili sila. Ibig sabihin po, sabi dyan, they are unaffected by winter o kahit anong weather. They are always the same. So ano po yung sabihin, ang isa pong pinagpapala ng Panginoon na mga believers, nag-flourish na mga believers, ay consistent. Praise God. Di ba? Ibig sabihin, kahit ano bang sitwasyon ng buhay, ang tao pong consistent, di ba? In season and out of season, whether you like it or not, whether na ano bang nararamdaman mo, nagpapatuloy ka. Yung po ang flourishing believer. Yung po yung puno, di ba, na yung leaf niya will not wither. Kasi may permanence. Talagang, ito yung ginagawa talaga niya na paglilingkod sa Panginoon. Steady siya doon. Consistent siya. At lastly po, ayan po, yung prosperity. Whatever he doeth, it shall prosper. Ayan po. So yung isang pong flourishing believer, pinagpapala ni Lord, hindi lang sa isang area ng buhay niya, kundi sa lahat ng areas. So pag ginawa natin yung mga don'ts at do's ng isang flourishing believer, ano pong gagawin ni Lord? Pagpapalain. Yung personal life, family life, business life, church life, spiritual life, everything na hawakan niya, pagpapalain ng Panginoon. Praise God. Sabi nga po sa 3 John 1:2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospered. Habang po pinagpapala natin, pinagpapala ang salita ng Diyos, una natin talagang iniisip, Lord, pagpalain mo ako spiritually. And paano po yun, di ba? We seek first the kingdom of God. Pag ginawa po natin, unahin lang natin lagi si Lord. Ano pong sabi? And all these things, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Lahat ng mga bagay na inaalala ng mga tao, bibili lang sa'yo ng Panginoon yan. Hindi ka hayaan ni Lord mag-alala. Unahin mo lang siya. Ayong mangyayari. Yung mga bagay na mga inaalala ng mga tao sa kukuha ng pera, pagkain, damit, or anything, unahin mo si Lord. You take time with Him. You obey kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. At anong mangyayari? Magpapalain niya. Lahat ng hahawakan ng iyong mga kamay. So yung tao daw po pinagpapala ni Lord yung kamay, kahit saan nalagay yung kamay niya, magpapala. Bawa, nyari, meron siyang anointing for sa business. Kasi may mga tao talagang called for that eh. Lahat ng hawakan niya, lahat ng itinda niya, mabenta. Diba? Nalala ko po si Mama, kasi talaga meron siyang ano, pero kasi pastora na siya. Pero nalala ko lang po, nung time na hindi pa siya nagpapastora noon, during ano,
Kaya daw mo niyang magbenta mula sa malaking bagay. Kahit hanggang sinulit lang, kaya niya magbenta. Ganyan daw po yung mga magaling sa sales talk, di ba? Pero yung sabihin po, yung taong pinagpapahal ni Lord, lahat ng gawin niya, pag nag-favor siya doon, may increase lahat ng mga, kahit saan mo siya ilagay, mapapagpapala yung lugar na yan dahil nandun siya. Dahil pinagpapala ni Lord ng kanyang mga kamay. And kung nais po natin maging ganun tayo, di ba? Ano pong sikreto? Yung salita ng Panginoon. Sabi po sa Joshua ni Tagalog din natin. Sabi po ito, pag-alala ng mabuti ang salita ng Diyos, huwag mong kaligtaan. Basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo iyon, araw at gabi. Ayan, so yung tinuro ko sa mga nanay na nakaraan, ano po yun? No Bible? No Bible? Ayan, ayan. No Bible, no breakfast. No Bible, no bed. Ayan, so ibig sabihin, umaga at bago matulog, babago tayo kung ano kung anong mga bagay sa umaga, Bible muna. Sabihin, devotion muna. Salita ng Diyos para nalangin. At bago matulog, ganun din. Diba? Marinate on it, day and night. Sabi dyan, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon, sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sinong gusto na masagana? At matagumpay na buhay? Gusto natin yan, di ba? Pero bago mangyari yan, ito muna, gawin niyo muna yun. Gawin muna natin yun, huwag kaligtaan. Ano po? Basahin, di ba? Ang aklat ng kautusan. Bible po. Ano dapat gawin? Pagbulay-bulayan, i-meditate, di ba? Day and night, at sundin ang kautusan, di ba? Sundin po natin ito. At ayan nga po, magkakaroon tayo ng buhay na matagumpay at masagana. So ngayong araw po ito, sinabi ko po sa inyo yung sekreto, ha? So nasa atin na lang po yun kung gagawin natin. Diba? At kung gagawin po natin ito, itong taong 2022, kung uunahin talaga natin, mamahalin natin salita ng Diyos, delight. Diba? You're meditating natin ang salita ng Diyos. Ano pong mangyayari? Itong taong ito will be the best year for us. Amen. If you seek first the kingdom of God, susundin po natin yung utusan ng Diyos. Maranasan natin kasaganahan na pinangako ng Panginoon. So conclusion na lang po, actually po mamaya pong hapon, yung ating Holy Bible Day, may ituturo ako mamaya. So pero ano lang naman yun, history po ng Bible. And hapon po, natuwa lang ako kasi pinag-aralan ko lang yung mga kung paano na nakarating sa ating yung Bible. Although pinag-aralan natin yun sa Bible school, yung chapter, yung certificate number 5. Pero maganda mo na pag first hand mo talaga pinag-aaralan yung sa isa. And minsan character lang po na talagang nag-impact sa akin yung buhay niya. Ito nga po si John Wycliffe, yung pronunciation ng author doon, ay nung nag-discuss. Hindi ka lang kung Wycliffe o Wycliffe ba yung basa dito. Pero siya po si John Wycliffe, yan po. Tinatawag po siyang Morning Star kasi po, siya po yung nagpasimula. Bago pa naging sikat yung term na reformer, siya na yung nauna. Sabi po niya, yung time po ito, standing alone siya as a voice of change. Gusto po niya magkaroon ng pagbabago. And sabi po niyan, inawag niya yung mga tao pabalik sa Bible. Kasi po, ito po si John Wycliffe po, ang ginawa po niya, produce po niya yung first translation of the entire Bible from Latin Vulgate into English. Kasi po nung araw, di ba, dati po, ano po kasi ito, yung panahon niya, di ba, 1320 AD. Yan po yung panahon niya. So, yung Bible po nun, ang meron lang pong habak doon, yung mga nasa robe. Sabi niyo mga ang Pope Bible noon. Bawal pa yung mga Bible sa common ng mga tao. So yung salita po doon ay galing kong Latin Vulgate. So yun po yung parang, ang Latin po ay pang sa mga mayayaman lang. Sila yung nakakaunawa noon. So ganun lang yung translation ng Bible. At ito pong si John, naisip niya, kailangan yung mga tao maabot din ang salita ng Diyos. At kaya sabi niya, bakit hindi ituro yung Bible sa English language na kung saan maunawaan ng lahat. Kasi nung nabasa po niya yung Bible, sabi niya, grabe, napaka-powerful na mga salita ko ito. Kailangan makarating ito sa mga common ng mga tao. Kaya po, ginawa niya, try na niya i-translate into English. Kaya lang nagalit yung that time na Catholic Church. Ano na, binantikos itong si John Wycliffe. At sabi sa kanya, ito po, to the point na gusto siyang papatay. Kasi dati po, pag yung mga tao, bawal pagbasa ng Bible. Kapalit ng pagbabasa ng Bible, susunugin sila ng buhay. So, ayan po, mamaya, ituturo ko po yun sa mamayang hapon.
yung mga sumunod po dahil nagbasa ng Bible, nag-translate ng Bible. Ito pong si John Wycliffe, talaga pong ano, by the grace of God, na-translate niya. Kahit ang dami-dami po mga hindrances, natapos po niya itong gawin. Yung translation po na to. Kaya lang nangyari nga po, ilang beses na po siyang pinapatawag at yung last na po ng kanyang buhay, oh, wait, wait, yung kaya po, bago siya, ano doon, dapat ang dalo po talaga sa kanya ay ipapatay siya, papatayin po siya para sa public. Pero ano nangyari po, nagkasakit siya. At noong sa kanyang deathbed po, ayan, kinausap niya yung isang tinuturuan niya. At ito po yung sabi niya bago siya mamatay. Sabi niya sa isang gumagawa rin, sabi niya, my son, our work must go on. So kumbaga, ang desire pa talaga nila, makarating ang Bible sa maraming tao. Sabi niya, hindi pa tapos yung trabaho natin, tapusin mo. Sabi niya doon sa tinuturuan niya. Sabi niya, the time must come when by God's grace, every man and every woman in this kingdom must have the word of God. So yun po yung goal niya, na lahat, dahil sabi niya, dahil itong word of God, sobrang laki ng impact ito pag nabasa, babaguhin talaga yung buhay ng tao. Ang desire natin, makarating ito sa lahat. Na bawat mga tao sa kingdom of God may Bible. Sabi, yun po yung pangarap niya. Kaya bago po siya namatay, sinabi niya dun sa tinuruan niya na ipagpatuloy mo, kailangan matapos itong pag-translate natin ng word of God. And ang nangyari nga po, namatay na siya, and alam niyo po ba, dahil grabe talaga yung ginawa ng mga ano, ng apo na sa kanya, after 43 years po, ang ginawa, di ba namatay na siya? Kasi hindi nga siya naparusahan dahil namatay na nga siya para nasa sasakit. So ginawa nila, pinahukay yung kanyang libingan. So talagang ano, di pa rin nila tinapos. Gusto nila mapaano to, maparusahan to dahil nga sa pag-translate niya ng Bible. Pinahukay yung kanyang ano, yung kanyang mga buto. At alam niyo po ba, nung pinahukay yun, sinunog. Kasi nga ang talagang, ano eh, ang sa mga naging against dun sa Catholic Church noon, sinusunog nga. So kahit namatay na siya, sinunog pa yung buto niya. And ano yung pagkakayari? Nung sinunog ito, tinapon to sa river para maging ano nga, punishment nun. Kaya lang nangyari po, yung river na pinagtapunan nito, ang galing lang kasi nito, visuals. Tinapon, sabi, after burning his bones, he threw the ashes into the river Swift. Yung river Swift po na to, ano po, dumali po sa river Avon, ayun po. At yung river Avon na to, sabi dyan, ayun po, nag-flow into the Bristol Channel. At ito pong Bristol Channel, ayun po, eventually flows into the Atlantic Ocean. Ibig sabihin po, yung mga ashes niya, kung saan saan po dumaan, hanggang na nasa napunta, parang kumalat sa buong mundo, yung ashes niya. Ayun, ano pong representation nito, na itong taong po ito, yung desire niya, na yung salita ng Diyos, di ba? Ano po yan, sumikat po yan, lagi nakialam po sa history. Yung desire niya, diba, na sa buong buhay niya, ang ginawa lang talaga ay mag-translate ng Bible para makarating sa atin. And praise God, yung representation ng mga ashes niya na napunta sa buong mundo, di ba? Nag-represent din po ito, yung desire niya makarating yung salita ng Diyos sa buong mundo. And praise God, di ba, sa buhay po nito ni John Wycliffe na dahil ganun niya minahal yung salita ng Diyos, sabi niya, kailangan lahat ng tao magkaroon nito. And when you hold the Bible today, di ba, isipin niyo po, natupad, di ba, yung desire ng heart niya, yung pinagawa sa kanya ng Panginoon na makarating sa ating salita ng Diyos, nakarating sa atin. Di ba po, bawat iyan sa atin dito may Bible. Di ba? At actually po, marami pa yan, mamaya i-discuss ko po, yung mga tao sinunod ng buhay dahil lang nag-translate sila ng Bible. And sa atin po, napakapalad natin na ito, malayang-malaya tayo. Hindi bawal magbasa ng Bible sa Pilipinas. Pero marami mga tao tinitake for granted yung Word of God. Pero tayo po, di ba? Sabi nga po, di ba? I will hide God's Word in my heart that I may not sin against me. Ito lang po yung libro na kaya magbago ng buhay. At kaya maraming tao, nung nalaman na yung katotohanan ng salita ng Diyos, ano po ginawa nila? Willing silang mamatay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, di ba? Bakit sino po ba itong Bible, di ba? Si Jesus po, siya yung living Word. Ng Word of God, di ba? Siya po yung dahilan, siya po yung central theme ng Bible. And habang binabasa natin, di ba, yung last week na, last Friday sa year, yung Jesus in every book of the Bible, pag tinignan mo yung Bible from cover to cover, si Jesus yung makikita mo dito. Kaya, let's continually, mga kapatid, yun na po yung desire ko ngayong umagang ito, mo-open up yung isipan natin
gano'n tayo kapalad na may word of God tayong hawak-hawak. At itong salita ng Diyos na nasa atin to, lahat ng bagay sa mundo lilipas. Ito lang po yung natin. Kaya mahalin natin ng mahalin ang salita ng Panginoon because He is the living word. So ngayon oras mo ito, sige po sa ating pagkatapos, awitin lang po natin. Sige, awitin na natin yung lead at tuminalang. Eh yung awitin po ito, bakit po desire natin itong be it unto me according to your word. Kagaya po ni Mary, nung sinabi sa kanya ng Diyos, di ba, nagagamitin siya na maging vessel para dumaloy, di ba, para dumating ang tagapagligtas. Ano pong sabi ni Mary? Be it unto me according to your word. At ano man po mga bagay ang pinangahawakan nyo ngayong salita ng Panginoon, when you declare, Lord, be it unto me, maganap sa akin. Yung amen po, alam nyo mo may isang amen? Maganap sa akin yan. Every time you agree with the word of God, amen! Maganap sa buhay ko yan. Kaya po habang inaawin po natin ito, dyan lang po sa mga upuan nyo, sa mga nanonood sa atin sa live, lagi natin sabihin, Lord, according to your word, be it unto me. According na salita mo, Lord, maganap ito sa buhay ko. So let's make this song a prayer, all of us po. Makita natin salita ng Panginoon kung sino siya. Lord, maganap yan sa buhay ko. Sa bawat isa pong nagnanais na maranasan yung masagana na buhay na galing sa Panginoon, matagumpay na buhay, ang sikreto po, mahalin ang salita ng Diyos. Sabi ni Lord, if you love me, you will keep my commandments. So it starts by loving Jesus Christ with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. And it will follow that we will love and obey His commands. Sige po. So, awitin po lang itong... According to your word, according to your promises, this heart is secure. Let's be a prayer. Lord, open my heart, but do not set me free. According to your word, O God, be it unto me. Minsan pa po, buong puso natin sabihin sa Panginoon. Yes, Lord. According to your word, maganap sa amin, Lord, ang iyong mga salita. According to your promises, I can stand secure. Empower my heart, God, that you possess me. Sige po, taas natin yung pamay natin sa Panginoon. Sa lahat na nagnanais, magkaroon ng katuparan na salita ng Diyos. Yes, Lord, you are believers, Lord. It's true. Promise us joy. Receive this joy, the joy in the Holy Ghost. Oh, we receive it from you. This peace you have spoken, and you bring it to pass. Lahat po ay lilipas, pero ang salita ng Panginoon ay mananatili at magmananatili. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. According to your word, according to your promise, we must stand secure, Lord. We have a firm foundation in Jesus. Hallelujah. The truth has set me free. According to your word, O God. He is our burden bearer. Give it all to Jesus today. Believe that He is able to carry all our sorrows. He is our provider. He will meet every need today. Receive it by His word. And He is our healer. By the stripes of the Lord.
We are healed by His stripes. Receive that healing today in the name of Jesus. According to His word, by the stripes of Jesus, you are healed and made whole. Receive that, my King. He will supply every need according to His riches and glory in Christ Jesus. Hallelujah. To success be free. According to your word, O Lord. For the last time, ano bang pinangahawakan ng pangako ng Panginoon? Receive my faith, yes, Lord. Just tell the Lord, I receive it, Lord. I receive it, Lord. I stand secure. Sa mensahe, aming narinig sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na bibigay pagbabago sa aming mga buhay. Thank you, Lord, dahil ang nais mo sa aming lahat to flourish, Panginoon. Magkaroon ng buhay, Panginoon, ng kasaganahan. Magkaroon ng buhay na matagumpay sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Lord, binigay mo yung sekreto, Lord. Unahin ka, Panginoon, sa lahat ng bagay, Lord. Gawin mo yung bagay sa aming, Lord. Tumag up the become, Lord, like a tree, Panginoon, that is planted by the rivers of water, Lord. Our leaves will not wither, Lord. Whatever we do, Lord, it will prosper, Panginoon. Tulungan mo rin yung bawat isa, Panginoon, Lord, na maging mapagpala, Panginoon, Lord. Na huwag na, Panginoon, gawin yung mga bagay, Panginoon, na hindi nakakalapit sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukompromise namin, Lord. Sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na ginawa namin, Lord. Na itaksaya namin mga oras namin sa mga bagay, Panginoon, na walang kabuluhan, Panginoon. Pero sa araw na ito, Lord, I pray, Lord, sa aming narinig ng mensahe today, tulungan mo yung bawat isa na magkaroon, Lord, ng fresh, Panginoon, Lord, na pag-ibig, Panginoon, sa iyong mga salita. Magkaroon yung bawat isa ng fresh revelation, Lord, of who you are, Panginoon. Gano'ng kahalaga ang salita ng Diyos sa aming mga buhay, because you are the living word, Jesus, Lord. Kaya nalangin ko po, Panginoon, sa aming lahat, according to your word, Lord, be it unto us, I pray, na sa aming mga personal devotion, Lord, yung Bible na binabasa namin, Lord, will become a reality sa aming mga buhay. Hindi lang namin ito babasahin, Lord, hindi lang namin papakinggan, kundi sasagawa, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, at ipapahagi, Panginoon, sa mga tao na sa paligid namin. Nalangin ko po, Lord, na tulungan mo yung bawat isa through the power of your Holy Spirit, Lord. We will read the Bible through the power of the Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, reading, Panginoon, na kung saan, Lord, every time babasahin namin ang salita mo, it will come alive, Panginoon, sa amin. Magkakaroon ng wow factor, Panginoon, Lord, in meditate namin ito day and night, Lord, and magiging careful kami gawin ang mga bagay na ito at mararanasan namin, Lord, yung buhay, Lord, yung life, Panginoon, Lord, abundant life, prosperous life, flourishing life, Lord, the nice most body sa amin. Dalangin ko rin, Lord, lahat ng mga pagtatama, Panginoon, Lord, na nais mo maganap sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami lagi magpatama sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng humble heart, Panginoon, Lord, na laging nais, Panginoon, maging tama, Lord, sa iyo. Tama sa mga tao, Lord, tama sa sarili namin. And I pray, Lord, itago mo sa aming puso ang lahat na natutunan namin ngayong umagang ito, Panginoon, at magkaroon ng application sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Lord, na mga anak mo nakinig dito, at pagpalain mo ang lahat, Lord, ng gagawa nito, Panginoon. Kaya salamat sa lahat, binibigyan namin sa iyo ang pinakamataas sa puling pagsamba. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.